Just like the old times, all right. Alright, sa tinagal-tagal, natanggal na natin rin yung ano, nanikit na gasket, yung paper gasket ng gearings. Patuyin ko lang tapos lagyan na natin yung panibago. Alright mga boss, balik na tayo. No? So bumili ako sa Yamaha ng, ay hindi pala sa Yamaha, sa shop lang. Ayan, nakalimutan ko ng presyo, syempre ilang araw na to eh. Ayan, gasket ng gearings tapos gear oil. Ito buti naalala ko, 55 pesos. So yan, kaya tayo nagpalit kasi may tumatagas na eh. Kaya palitan na. Pwede nang disampay ito sa mga dowel pins. Ayan, dowel. Tapos ready to assemble na ulit. Bago natin i-assemble, lagyan muna natin yung oil yung bearing. Thank you.
bit ng gasket dito sa ating gearings. Sana hindi na siya magkatagas. Alright. Smooth na ulit. So ayun mga boss, tapos na yung pinakita ko ng assembly natin yung ating CVT parts, tapos lahat ng tinanggal natin dito. Para ngayon ko na mag-assemble ah. Napakalinis eh oh. Alright. Testing nga natin. Hindi ko na dyan, papanda rin dito na lang sa kamay. Alright. So nakita nyo, likot na ng belt ko. Ay, ng belt. Napalitin na kasi. So far, okay naman yung lagay natin. At hopefully, hindi na magtagas yung dun sa may manifold. Dito na lang talaga sa block yung problema ko. Ito, yan. So, next content na natin yun, kahit paulit ulit ako. Talagang nanggigigil ako dyan eh. Target ko talaga yan para mawala na yung mga grasa-grasa eh. Dahil dyan sa grasa ngayon, na sponsoran tayo ng Grease to Zero. Alright. So, assemble ko na. Dahil kong daldal eh. So yun lang mga boss, kulang talaga yung mga tornilyo ko dyan dahil nagkakalaskabit tayo ng motor natin, natural na magkulang. Pero dati na kulang yun eh, bibilang ko na lang ng stock bolts talaga.